Ah guys, ito. Isang kaso na naman ng overheat. Bali, inobserbahan ko siya. Naglagay na rin ako ng additional na fan. Kasi dati, isa lang siya eh. Ito lang siya. Sa mismong heatsink lang siya ng CPU. May fan. So, dinagdagan ko siya. Ito sa gilid. Pero, habang tumatagal siya sa paggamit, namamatay siya. Tapos, nilinis ko na rin uli yung thermal paste nito. Nilalitan ko uli. Nilagyan ko uli nito. Pero namamatay pa rin siya. Tapos yung sobrang init niya. Ito pala guys ang ano, ang may problema. Itong fan ng power supply yan. Kita nyo huminto siya bigla. Umaandar siya tapos humihinto. Ayan o, umandar na naman siya. Pero working yan. Ayan o, bukas yan o. Kaya pala guys sobrang init niya. I-try natin i-repair tong ano, fan ng power supply. Kasi good pa naman siya. Tingin ko ito lang yung nagiging problema. Kaya ang bago ng ikot niya eh. Oh. Ayan o. Oh. Hirap ano, kapar na nakakapaso siya. Ayan, tumigil na naman. Ayan guys, medyo mainit na siya. Ah, mainit na. Mas mainit pa siya sa heatsink. Wala na guys, na-try natin i-ayusin. Hawakan niya pa ako. Ay, kano dapat? Baklasin ko muna. Yan guys, patay muna natin. Tapos baklasin natin yung power supply. Ay, dapat power ka sa lahat. Bala ka dyan. Tanggalin natin ang connection sa hard disk. Tanggalin natin yung connection sa board. Yan, may clip yan guys ha. Naglalaki yan. Yan, naglalaki yan. Dito. Tapos ito pa. Yung 4-pin. Yan. Tapos itong connection ng power sa fan. Tapos itong tornillo rito. Ano mo nakalagay? 4. Yan guys, sinuhuli ko itong ibabaw para hindi siya kagad malaglag. Magsi 6 million no. O kaya dito, basta dito sa ibabaw. Sinuhuli ko isa dyan. Tapos alalay sa ilalim para hindi siya malaglag. Ayan na. Ay, malaglag yung tornillo. Tapos subutin mo lang. Dandahan. Ito na guys yung power supply na yung humihinto yung fan. Hindi pa siya nasa servisan kasi intact pa yung sticker na parang sticker niya. Kaya buksan natin. Check natin kung maganit na yung fan o kaya talagang kailangan ng palitan yung fan. Ano tayo nang pamalit? Importante mapagana natin siya, may balik natin siya sa ano. Sa operating. Kumbaga kailangan may balik natin siya sa diretso kita.
'yun, pag malambot yung fan at hindi naman maganit, so try natin palitan. Harap tayo ng makakahoy. Pwede ipalit yan. Tayo papayag, guys. Ito na. Tapos inspectin mo ito, guys. Yung ano niya, capacitor niya. Parang bloated na siya. Kasi medyo nakaumbok na yung ibabaw niya. Dapat yan flat na yan. Siguro matagal na ito nag-overheat. Hindi lang napapansin. Kaya pala, minsan sinasabi nila na namamatay daw. Maganit na yung ano, fan, guys, ito. Parang ano, kulang na sa lubricant. Tingnan natin kung mabalagyan natin ng ano to, ng langis. Paklasin natin yung fan. Matagal na tong ano na to, power supply na to. 2004? Hindi. March, January, February, March, April. Ano yan? 2004. Ano year ba to? Okay, wag ko bilhiyan mo na yan. I-try muna natin ano, lagyan ng langis yung ating masakali. Easy fix. Yun yung easy fix eh. Pagka hindi nakuha sa ganun, try natin palitan. Bago tayo humantong sa pagpalit talaga totally ng power supply. Yan. So, nakahinang siya dito. Hanggang dito lang talaga siya. Ito guys, ito yung likod niya. Yung likod ng fan. Nakaganyan yan. Dito siya nilalagyan ng langis eh. Tutuklapin mo to. Yan. Tapon yung langis. Tapos tatanggalin mo to. Itong gitna na to. Kasi dito siya nilalagyan ng langis. Adhesive o langis. Hanap tayo ng pantanggal. So, tingnan natin kung kakayanin siya ng maliit na screwdriver. Yung iba kasi guys, ano lang to, goma. Ito parang ano siya, parang plastic. Yung iba nalalagyan, yung iba hindi. Sa kaso nito, pwede siya lagyan. Ito, dito sa gitna. Yan. May medyo maganit. Matigas-tigas siya. Tapos lilinisin na rin natin. Yun guys, napatakan ko na siya ng langis doon. Yan, mayroon pa nga. Regular ko nang ginagawa ito guys sa mga magaganit. Wala naman nagiging problema. Hindi naman siya nasisira agad-agad. Tumatagal pa rin siya. Para mapaghandaan mo kung sakali mang palitin na siya, di at least gamit mo pa siya ng mga ilang buwan ganyan o linggo. Guys, lumambot na siya. Kanina humihinto siya kusa. Yan. Tapos medyo itutulak ko pataas konti. Itutulak ko ng daliri sa ibabaw. Yan. Taas, tas konti. Bababa. Konti lang ah. Hayaan nyo lang siya na umangat bumaba. Yan. Yan. Hira niya. May nag-aaway sa labas na player. Tatalo sila sa Roblox. Lilinisin ko na rin muna. Guys, tinakpan ko na muna uli siya. Tapos brush lang ginagamit ko. Tapos yun. Kung ano yung ganong karami yung dumi na matanggal mo, okay na siguro yun. Basta parang bumalik lang uli yung lakas ng hangin. Importante yung mga blades eh. Kailangan
guys, i-assembling ko ulit ito. Tapos under observation. Ipanda rin natin yung computer ng mga at least 2 hours, ganyan. Titingnan natin yung fan kung humihinto. Kung hindi na. At kasi ito guys, yung computer ano eh. Maglalag siya, nag-ano, malag, tapos bigla mamamatay. Tapos pag inipo mo yung case, sobrang init niya. Huwag na natin balik ito guys. Ayun na dumikit. Disassembly na lang. Huli natin siya. Ayan. Ganun lang ulit. Balik natin siya sa dati position niya. Tapos sentro lang natin yung mga tornilyo niya. Okay lang. Hindi kahit dalawa lang nilagay niyo. Tornilyo. Kasi dito siya dito. Okay na yun. Pero dahil kompleto naman yung tornilyo niya. Lagay na natin lang. Sayang naman kasi guys kung papasura na natin. Mahal din ang power supply. Kung working pa naman siya, tas fan lang naman ang issue. Kayang-kaya natin gawa ng paraan niya. Baga sasagarin natin yung lifespan niya. Hanggang sa tumutay. Ganun lang ulit katulad kanina kung paano mo siya tinanggal. May ninja. Tatlo na. Malakas na ako kasi. Yung mga tornilyo. Oh, napaglaruan pa. Yan guys, ulit. Ibabaw muna yung nilalagyan ko. Para kahit hindi mo na siya alalayan dito, okay na. Ang ingay, nagbubukas na roll up yung katabi. Ayan guys, diba hindi na siya nalaglag. Kahit isa lang yung tornilyo niya. Tapos, iwanan muna natin yung tornilyo ha. Kasi parang napaglaro ng mga bata eh. Importante, makita natin kung iikot uli yung fan niya. Kabit natin itong 24 plus 4 sa board. Tapos itong 4 pin dito sa board. Tapos, lagay na rin natin itong fan. 120 mm ba ito? 90 mm fan lang nata. Tapos power supply ng hard disk. Tapos SATA cable. Yan. Tapos power guard. Right. Ito na. Ang mga fruit. Power. Yung guys, naitik siya. At nagkahangin na siya. Yung guys, nagkahangin siya. Kanina wala eh. Siguro sa sobrang dumi. Tsaka maganit na rin siya umikot. Tapos dito, may side pa na tayo. Yan. Yung guys, bumukas naman siya. Bale, obserbahan na lang natin siya. Kung mamamatay pa rin siya. Kung mamamatay pa rin siya, medyo malalim na troubleshooting pa to. Kasi hindi lang pwede. Maraming pwede pang galingan. Maraming mismo sa bird na. So, sa power supply nga, maraming pwede pang galingan. So, sana masolve natin sa ganitong kaising paggagawa. Yan guys, bukas na siya.
magbukas tayo na. Ano pala to guys? A6 5300 yata. Yan guys, oh. Nagkahangin siya bigla. Oh. Yan, sa ngayon hindi pa naman siya humihinto. Bumalis yung ikot niya, di ba guys? Ayan, oh. Halos di mo na makita yung mga fin ng fan. Na umiikot. Umiikot pa naman. Update ko na lang. Medyo panda rin ko muna ng mga 2 oras o 3 oras o rather na 24 hours na panda rin ko, 12 hours para masigurado natin na wala nang magiging abereya yung manalaro natin.